Para Omar, the one and only superstar, plano na nga bang magretiro sa showbiz? Ito ang mga katanungan ng maraming Noranians at nalaman nga nila na ang nagisang superstar na nasa kanyang probinsya na sa Bicol. At plano na daw po bang mag-retire ng nagisang superstar from show business after magawara ng national artist. Napakaganda at iba talaga ang environment sa probinsya na kinalakihan ng isang superstar. Subalit, ang kanyang malawak na kabuhayan ng lupain niya doon na 64 hectares at ang kanyang pamilya more or less ang naging priority ng nag-iisang superstar ngayong 2022. Mga kaibigang nagmamahal at talaga naman pong marami ang biyayang magagandang dumating sa kanyang harapan. Naging masaya sila ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo. Nagkaroon ng madalas na pagbabanding, happy sa piling ng mga mahal sa buhay ang nag-iisang superstar na talaga namang gift of God for all of us, ang ating family. Kaya nagmamahalan dapat ang mga miyembro ng bawat isa. Spend time, be kind to one another, make no room for regrets, tomorrow is not promised. Kaya nga po napakarami ang natuwa sa nangyaring ito sa nag-iisang superstar na naging priority naman niya ang kaniyang family this time after spending more years in show business, lalo na nga po ng maayos ang gusot sa kanila ng kanyang panganay. Ito lamang nagdaang buwan at happy to see ang kanyang mga apo. Nagkakaroon siya ng quality time, nakikipaglaro, nakikipagbanding at sabi ni Lotlot, spoiled kay mamagay ang mga apo. Bagamat nariyan ang mga Noranians at ang team na walang iwanan na palaging nag-aabang ng fresh na balita at ang kanya naman pong benepisyo ay talagang magaganda as a national artist. At pwede nang magretiro talaga at kaano pa ang kanyang mga biyayang natatanggap sa dami po ng inaani ng kanyang lupain, sa dami ng biyaya at pagpabala, ano pa daw ba ang kulang? Kaya't sabi po ng mga nagkukomment, pwede nang magretiro after being so busy in show business for 55 years. But then, ang pamamalagi niya sa Bicol ay ang kanyang pagpapahinga, pagpapalakas doon. At maaaring kung handang-handa na siya at may proyekto ay muli siyang magbabalik trabaho. But for now, Ate Guy's priority is her family and loved ones. Family is truly a gift of God. So ganun din po tayo sa ating pamilya. Love our own family.